Team nga ng Los Angeles Lakers mga idol, pati na rin ang ibang mga NBA teams ay magkakaroon nga ng panibagong jersey para nga next year. At ito nga mga idol ang mga itsura niyan. Last year nga mga idol ay meron din ganitong leak na lumabas. Napaaga nga ang release ng mga itsura ng jersey at nagkatotoo naman yon mga idol. Siguro't masana nga rin natin na ito nga ang panibagong jersey ng mga NBA teams. Next balita nga tayo mga idol, etong si Zion Williamson. Sabi nga neto ni Matt Barnes mga idol, sa tingin niya nga daw ayaw ni Zion Williamson sa Pelicans. Pati nga rin daw ang kanyang pamilya mga idol ay ayaw din doon simula pa nung na-draft etong si Zion Williamson. At sigurado naman mga idol, sakit sa ulo ito ng New Orleans Pelicans. Inaasahan nga nilang itong si Williamson mga idol ang kanilang savior ng kanilang franchise. Ito turn around niya nga sana. Pero mga idol, parang nasayang nga lang ang kanilang number 1 pick nang piliin nila itong si Williamson dahil parang ayaw niya nga dito sa New Orleans Pelicans. Anyways mga idol, next balita tayo, Isaiah Thomas balik na naman sa G League. Kung saan mga idol, pagkabalik na pagkabalik niya, 45 points, 5 assists, 3 rebounds and 52% field goal percentage. Yan nga mga idol ang ginawa at pinerform ni Isaiah Thomas sa kanyang first game back sa NBA G League. Next balita naman tayo mga idol, team ng Brooklyn Nets mukhang talagang magiging kompleto na. Mukhang magiging mas dangerous at magiging mas malakas. Dahil binabalak nga ng New York City na alisin na nga daw yung vaccine mandate sa mga susunod na weeks. Yan nga ay ayon sa kanilang bagong mayor. At ang ibig sabihin lang naman neto mga idol para sa team ng Brooklyn Nets ay makukuha na nga nila si Kyrie Irving full time. Makakalaro na nga siya mga idol kahit sa mga home games once na maging effective nga ang pag-alis ng vaccine mandate dito sa New York. At mukha nga mga idol makikita natin kung gaano talaga kalakas ang team ng Brooklyn Nets. Makukumpleto na nga sila mga idol sa wakas. Kyrie Irving, Ben Simmons at Kevin Durant. Pero anyways mga idol, sa tingin nyo ba hanggang saan aabutin ang team ng Brooklyn Nets? Sa tingin nyo ba sila pa rin ang favorite na manalo ng championship matapos nga na i-trade nila si James Harden? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion. At yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming nga salamat sa inyong panonood. Bye!